So ayan, so ito yung ating 2 ampere. So ang sukat ng kanyang center leg ay 7.8. So ito yung ating MOSFET type. So pakikita ko sa inyo yung aking gawang P-shaker. Ayan, so ito po ay 3x3. So itong box na ito ay galing po ito sa sirang controller ng e-bike. So kahit paano po ay mapakinabangan po yung heatsink ng e-bike. Ayan. So ang ginamit ko dito na resistor ay sa likod po. Ayan, 20 ohms sa gate, tapos 300 ohms dito naman po ito. So ito po ay 1.5 watts. Ayan, so mayroon din tayo 150 ohms at 20 ohms. So kung makikita nyo guys ay mayroon akong nilagay na ferrite core. So ang purpose po nito ay ma-reduce po yung current na papasok sa ating MOSFET. Dahil kung wala po tayong ganito, so magtaka na lang po tayo kapag ginamit natin na sa mas mataas na current na battery ay bigla na lang po nasibak yung ating MOSFET. Hindi po na-reduce yung kanyang current kapag wala pong ferrite core. So yan, kung makikita niyo rin po ay meron po siyang nakakulupot na naka-spring na wire sa bawat collector niya or kanyang drain, no, yung kanyang output. May kanya-kanya pong siyang naka-spring na wire, no, para na rin po sa pag-reduce ng current bawat MOSFET. So ngayon ay testing natin to guys. Ay ginamit ko rito pala ay 1.5. so pwede rin po yung 2 UI farad. So ang available ko ay 1.5. ngayon testing natin to. Ilagay ko yung welding rod. Yan. Tapos ispark natin guys. Yan, kung marinig nyo yung tulog ng ating transformer. So normal lang po yung init ng ating MOSFET. So tama lang yung resistor niya na 300 ohms. Ayan, so ito na yung finished product natin, ang ating P-shaker. Ayan, so ang battery ko na ginamit battery ng e-bike. So ito po ay 20.2 ampere. So yan. Ayan. So ito yung output natin. Itong dalawang binding post. Ayan. Mayroon nang nakalagay. So iti-testing natin to. Ayan. Ismark natin to mamaya-maya. Ayan.
nito. Ito yung ating push button switch, yun. 1 meter po ang haba. Ayan. At ito yung ating DC supply. Ayan. May alligator clip. Okay. Ayan. Testing ko. Ayan. Narinig nyo yung tunog niya. So ito pula ay 2 ampere lang. Ayan. So spark natin to, guys. Okay, testing natin. Ayan. Okay. Sa mga gusto pong magpagawa, guys. So ito po ay available na po sa ating Lazada store. So sa mga interesado po ay just click lang po yung link sa description at kayo po ay mapupunta po sa ating Lazada store. Kung saan po andun po yung iba't ibang klase po ng ating fishhooker, modified fishhooker para sa ating DIY, no? So mayroon din tayong transformer lang at mayroon din po tayong one sheet or ready made or ito po ay gagamitin na lang po. So ang kailangan na lang po ninyo ay kailangan niya po yung battery, no? Siyempre. Ito po ay unit lang po. Okay, so just click lang po yung link sa description at huwag po kong kalimutan na mag-follow sa aking Lazada store. Okay, so maraming salamat po at God bless you all.